Ito ang loob ng 10 bilyong abandonadong mansyon ni Pablo Escobar. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ating kilalanin si Pablo Emilio Escobar. Siya ang matagumpay at walang awang drug kingpin na nabuhay sa ating mundo. Pinanganak siya noong 1949 sa siyudad ng Rio Negro, Colombia at lumaki siya sa maayos na pamilya. Sa kabilang banda, tila pumabor sa kanya ang kapalaran at napabilang siya noon sa 7th pinakamayamang tao sa buong mundo noong 1989. Pero paano kaya ito nangyari? At ayan nga ang ating tatalakayin sa video na ito. Kaya naman sit back, relax, enjoy, mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago ko pang mga video i-upload. At kung handa ka na, back to the video. Nang nasa tugatog ng kapangyarihan si Pablo Escobar, ay nagpapadala siya ng dilang daan kundi tone-toneladang di sa iba't ibang panig ng mundo. Siya din ang nasa likod noon ng iba't ibang mga krimen kagaya ng political assassinations, mga gang murders at iba pa. Oo, tama ka nang iniisip. Magaling at matalino si Escobar pagdating sa kanyang larangan. Ganun pa man, ilihis natin ng konti. Dito, alamin natin at tignan natin ang mga mansyon na talaga namang ginastosan ni Escobar ng napakalaking halaga. At sa katunayan, isa pa sa magandang katangian ni Escobar ay ang paggasta ng kanyang mga pera. Ayon sa estimate, nagpapadala noon si Escobar ng 15 toneladang kokane sa United States araw-araw. At kung susumahin, kumikita nga siya dito ng $810 kada segundo. At sa sobrang dami niya ng pera, nilalagay niyang iba nito sa mga bangko. At ang matindi pa, dahil nga sa illegal galing ang kanyang mga pera, itinatago niya ito sa iba't ibang mga lugar. Kagaya na lang sa mga warehouse, sa mga fields, at sa iba pang mga lupaing pagmamayari niya. At ang isa sa mga kanyang pagmamayari ay ang La Manuela. Pero ano meron sa La Manuela? Ang La Manuela ay isang maliit na taguan para kay Escobar. At kung nais niya ng tahimik na lokasyon, habang pinapatakbo niya ang kanyang negosyo, dito nga siya nagpupunta. Sa kabilang banda, si Escobar ay di kagaya ng ibang mga tao na kailangan pang dumayo para sa bakasyon. Dahil maniwala ka man o sa hindi, bumili si Escobar ng buong lugar para sa kanyang bakasyonan. Oo, tama ka. Ang 20 ektaryang napakagandang lugar na ito sa bayan ng Guatape ay sa kanya. Nasa gilid ito ng dalampasigan ng Penol Reservoir. Binigyan niya ito ng pangalan hango sa pangalan ng kanyang babaeng anak, Manuela Escobar. Sa katunayan, napakalaki ng halaga ang binuhos ni Escobar sa lugar na ito. Meron ditong malaking pool, tennis court at horse stables. Mahilig nga rin bumili si Escobar ng iba't ibang mga sasakyan. Panghimpapawid man yan, pandagat o panlupa ay meron siya. Sa katunayan, bumili siya ng 15 na private jets at 6 na helicopters. Kaya naman ang kanyang anak ay talaga namang namuhay sa napakarangyang buhay. Pero sa kabilang banda, kung nasa katayuan ka ni Escobar, ay masasabi mong hindi ka pa rin ligtas kahit marami ka ng pera. Kaya naman sa kanyang lupain, ay nagpatayo si Escobar ng napakadaming mga tore at kaakibat pa nito ang mga gwardya na 24 oras na nag-iikot. Dahil dito, walang kahit sino ang papwedeng lumabas o pamasok nang wala siyang permiso. Ganun pa man, 8 buwan bago siya mamatay, ay inatake ito ng mga kalaban. 200 kilograms ng TNT ang pinasabog sa isa sa kanyang mga banyo. At dahil sa pagsabog, ang malaking bahagi ng gusali ay nawasak. At dahil dito, ang La Manuela ay naging abandonado. At makikitang sira-sira na ito at tinutubuan na lang ito ng mga halaman. Sa kabilang banda, ang La Manuela ay isa sa mga paboritong lugar ni Escobar. Kaya naman, dito niya rin tinago noon ang malaking parte ng kanyang kayamanan. At matapos niyang mamatay, binibisita ng mga tao ang mga ari-arian niya. Nagbabaka sakaling meron silang makitang kayamanan dito. At ayon sa kapatid ni Pablo, halos 10% o $2.1 billion ang kanilang nakita sa kakaibang taguan. Maayos ang pagkakatago dito dahilan para di ito anayin o ngat-ngatin ng mga insekto. Sa kabilang banda, ang isa pa sa mga bahay ni Escobar ay ang Hacienda Napoles. Sa lugar na ito, pinaniniwalaan na dito nagiging masaya si Escobar kasama ang kanyang asawa at pamilya. Ang Hacienda Napoles ay tinayo sa may Puerto Triunfo sa Colombia. May sukat itong 7.7 square miles na lupain. At kung susumahin, mas malawak pa ito sa Disneyland ng Paris. At ang napakalaking lugar na ito ay binili niya para lamang sa kanyang pamilya.
Sa loob nito, makikita mo dito ang iba't ibang atraksyon. Meron ditong theme park, Spanish colonial house, sculpture park, at meron din ditong zoo na punong-puno ng iba't ibang exotic na mga hayop. Dagdag pa, meron din ditong bull ring or kart racing track. At lahat ng yan, ilibangan lamang ng pamilya ni Escobar. Sa kabilang banda, gurdyado rin ang buong lugar. At pamilya lang ni Escobar ang papwedeng pumasok dito. At dahil nga mahilig si Escobar sa mga sasakyan, ay nilagyan niya na nga rin ang sariling airport. At tinatambak niya rin dito ang iba't ibang mga uri ng sasakyan na pagmamay-ari niya. At kasunod ng pagkamatay ni Escobar, noong 1993 ay kasabay ding winasak ang mga lugar na pagmamay-ari niya. Sa kabilang banda, may iba naman na inayos para sa ibang layunin. Oo, ang ilan niyang pagmamay-ari ay kinonvert sa isang family-friendly theme park. Ngayon, dumako naman tayo sa isa niya pang mansyon. At di lahat ng mansyon niya ay nasa Colombia dahil meron din siya sa ibang lugar. At isa na nga dito ang La Casa Grande na tinayo sa maliit na isla ng Caribbean sa La Isla Grande. Ang islang ito ay meron lang populasyon na 1,000. At ito ang isa sa pinakamalaking ari-arian ni Escobar at ang espesyal na bangkalang ang makakapaghatid sa iyo dito. Sa unang silip mo, hindi mo to may isip na bahay. Dahil magugulat ka pag nalaman mo na ang lugar na ito ay merong 300 na katangi-tanging kwarto. Oo, at ang bawat banyo sa kada kwarto ay merong gold shower. Sa ganitong lugar, mapapatunayan mo nga talaga na sobrang dami talagang pera noon ni Pablo Escobar. Ganun pa man, ang lugar na ito ay isa lamang secret party home ni Escobar. Nagniningning sa puti ang dingding ng mansyon at kasabay pa nito ang malaking swimming pool at helicopter landing pad para sa mga bisita. Ang mansyon kasi na ito ay malayo sa tubig at oras pa ang lalakbayin mo sa kagubatan ng Caribbean para lang makapunta ka sa pinakamansyon. At ang namatay na nga si Escobar, ang La Isla Grande ay naging pagmamay-ari na ng gobyerno at tuluyan na itong napabayaan. Ang dating makinang na mansyon na pinagmimitingan ng mga makapangyarihang dealer noon ay isa na nga lang ngayong abandonadong lugar na tinutubuan na ng maraming mga halaman. Oo, di kagaya ng iba niyang mga mansyon, italagang pinabayaan talaga ng gobyerno ang La Isla Grande. Sa katunayan pa nga nito, di mo na ito makikita sa Google Maps. At ngayon, puntahan naman natin ang Monaco Building. Nabubuhay pa si Escobar ay nagtayo at kumuha siya ng iba't ibang mga properties. Ang iba ay para sa kanya at ang iba naman ay para sa mga mahihirap na komunidad ng Colombia. Nakakagulat na sa kabila na naglalakihan niyang mga mansyon ay meron din siyang property na di gaanong kagandahan at kalakihan. At ang halimbawa rito ay ang nasa may Medellin sa syudad pa rin ng Colombia. Ang bahay na ito ay tinatawag na Monaco Building. Kulay gray ang gusali at may taas itong 6 na palapag. At ang pinakatuktok nito, ang paboritong lugar ni Escobar, ang penthouse. Matagal na itong pagmamay-ari ni Escobar hanggang noong 1988 ay binomba nga ito ng mga kalaban niya. Dahilan para abandonahin na ito ni Escobar. At dahil dito, dekada na itong inabandona at di na ito inayos pa ng mga tao. Hanggang nang namatay na nga si Escobar, ay ginawa na lang itong tourist site ng mga tao. Ganun pa man, noong 2018, dinemolish ito ng city officials. Para nga naman daw mawala na ang mapait na history ng gusali. At ginawa na lang nila itong memorial ng mga taong naging biktima ni Escobar. Ganun pa man, bilang pinakamakapangyarihang dealer ng Colombia noon, di niya hinahayaang matalo siya ng iba pa niyang mga kalaban. Sa katunayan, nakuha niya rin i-manipulate ang iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sa tulong ng pera at impluensya niya, ay di siya basta-basta nakakanti na kung sino-sino lang. At dahil nga mayaman siya at marami na nga siyang pagkakasala, ay siya na mismo ang nagpagawa ng kanyang sariling kulungan. Oo, tama ka. Sa makatuwid, nakakulong nga siya pero siya pa rin ang nasusunod. Ganun siya katigas, kalupit at katuso. Yan si Pablo Escobar noon. At ito naman ang La Catedral na sinasabing hotel ni Escobar. Ang kulungan na ito ay di ginawa para ikulong talaga si Escobar. Ginawa ito para makaiwas siya sa kalaban at magawa niya pa rin ang mga gusto niya. Meron kasing capacity ang gusaling ito para hindi magalaw si Escobar. Tinayo ito sa maulap na bundok at napapalibutan pa nga ito ng mga taong si Escobar mismo ang pumili. At kung buhay ka na noon at papasok ka dito, eh siguradong di ka na makakalabas pa ng buhay. Ganun siya ka-secure. Sa kabilang banda, ang hotel slash kulungan na ito ni Escobar ay dinaig pa ang 5-star hotel. Meron ditong mga gamit na sa mga mansion mo lang talaga makikita. Meron din ditong casino para sa libangan niya at meron ding playhouse para kay Manuela sa anak niya. Ang matindi pa, meron din ditong spa at football fields. Mahilig kasi si Escobar sa larong football. Sa katunayan pa nga nito, dinala niya dito ang buong National Colombian Team para lang makapaglaro sa kanyang hotel football field.
Sa kabilang banda, di naman talaga siya totaling nakakulong dahil nakakalabas pa rin siya at nakakapunta kung saan saan. Ngayon, di pa rito natatapos. Dahil bagamat nasa bakasyonan siya o nasa malayo siyang lugar, ipatuloy niya pa rin inaasikaso at pinapatakbo ang kanyang D-Empire. At ngayon, kung inaakala mo na wala nang katapusan ng lahat ay nagkakamali ka. Dahil bagamat nagbubulag-bulagan ang kanilang gobyerno sa ginagawa ni Escobar, ay di pa rin nila ito totaling kinukonsinti. Dahil ito sa apat na lieutenant na tinorture nila at pinaslang nila sa La Catedral, ay ang Colombian government ay nagpa siyang ikulong na siya sa normal na kulungan. Pero tumanggi si Escobar. Tumagal siya ng 1 year sa kanyang hotel prison at matapos nito ay nagtago na siya. At pinaghanap na siya ng mga kawanin ng gobyerno. Meron pa kang 600 na Manhunt Unit Force na sinanay ng USA para hanapin siya. Tinawag nila itong Search Block. Pinangunahan ni Hugo Martinez ang grupo. Itong sumapit na, noong December 2, 1993, ay binaril at pinatay si Escobar ng isang tao ng gobyerno habang hinahabol siya. Kaya naman ang dating La Catedral na pinamahayan noon ng Kingpin ay isa na lang ngayong monasteryo. Namuhay sa napakarangyang buhay noon si Escobar pero lahat-lahat ng pagmamay-aring naiwan niya ay di niya pa rin nadala sa hukay. Karamihan ay inabando na at ang iba naman ay inayos para magamit pa ng iba. At pinatunayan ng kwentong ito ni Escobar na lahat-lahat ng meron ka sa mundong ito ay temporary lamang. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.